ano, botohan ng ano, ngayon Martes dapat doon sa kanila, 'di ba? Sa bagay ongoing ngayon ano. At malaman natin kung ano ba talaga epekto nito sa Pilipinas. At paano? Kasi meron ho ako nabasa na hindi ibig sabihin na mas maraming mga boto 'yun ang nananalo na kandidato. Kasi dito sa atin, dito sa Pilipinas, kung sino 'yung pinakamaraming boto, ha? Kung sino 'yung pinakamaraming boto nananalo. Dito sa Amerika hindi. Ha? Kapag ka marami kang boto, hindi ibig sabihin nananalo ka. Ah, meron sila tinatawag na parang point system, na? Point system. Teka muna, para mas maintindihan natin 'to, para mas maliwanag ang pagkaka paliwanag sa atin, mas maliwanagan tayo para every time na meron tayong mga kwentuhan para may ma-i-share kayo. Oh, 'di ba? Nasa linya po natin international policy expert si Professor Renato De Castro. Prof, magandang araw po. Magandang umaga naman po sa inyo. Kamusta po kayo? Ayos naman po, Prof. Kayo po. Kayo po ba eh, okay na okay sa kinalalagyan nyo ngayon? Oo, nandito ako sa bahay lang. Work from home mo tayo ngayon. Oo, kayo po ba isa sa mga interesado at nagmo-monitor sa mga nangyayari sa Amerika ngayon, lalong-lalo na ngayon, eleksyon? Kasi ho, ang area ko talaga, U.S. foreign policy. Yun. Ayan ho, binigyan ho ako ng pagkakataon ng gobyerno ng Amerika through the Fulbright program na mag-aral ho sa Estados Unidos ng 5 taon mo. Yun, very good. Okay. So, ayun ho talagang focus ko talaga, U.S. foreign policy. Bilang akademiko, ayun ho yung area of specialization ko. Lalo na ho yung aliansa natin sa Amerika po. Yun, okay. Siguro po, pwede nyo ho bang ipaliwanag sa amin? Kasi kanina, meron ho akong... hindi parang matagal ko na rin tong alam kung sinong kung hindi ibig sabihin na mas maraming boto yung kandidato. Sige, po yun. Sige please. Ayun yung tinatawag ho ng Estados Unidos yung Electoral College. Okay. Electoral College, no? Part na ng constitution ho nila yan. Ano ba yung Electoral College, no? Kasi intindihin niyo sa American may federal system. Meron silang 50 states. So yung state na ho yan, no? Meron silang tinatawag na mga electoral votes. Mm-hmm. Oh, katulad doon ng California, malaki ho yan. Meron yan electoral votes na mga umaabot ng mga 50-56. Okay. New York ho, may electoral vote. Ang Texas ho, dahil malaki estado yan, may electoral votes. And ho, theoretically ho, no, pag nagkakaroon ho ng election, sabihin natin sa California, dalawa ho yung kandidato, mm-hmm. Pag nanalo ho si Harris, yung state ho magpapadala ng 52 electorates, electoral na pupunta sa Washington DC na boboto para kay Harris ho. Tapos ganoon din ho sa Texas. Uh-oh. No, yung pag nanalo doon. Usually ho naman kasi nananalo doon yung mga Republicans, ayun ang tinatawag nating red states. Uh-oh. California ho, New York, Oregon, Hawaii, yan yung mga blue states. Mm-mm. So pagkakaroon pa rin ho sila ng election, pero usually ho kasi nananalo dyan Democrats, mga blue states ho yan. Mm-mm. So yung electors ho nila, pupunta ho sa Washington DC na mga December ho, and of course expect nila, iboboto ho nila si Harris, Kamala Harris. Magkukonvene ho yung electoral college doon, pupunta. Formality lang ho yun, no? Mm. Kasi alam naman ho nila kung sino yung boboto. Tama. So, Amerika ho dapat, ang isang presidente makuha ho yung 270 electoral votes. Ayun ho yung majority. So, dalawang beses na ho, okay, na nangyari ho, na nanalo yung kandidato ho sa popular, pero natalo sa electoral college. Ayan ho yung panahon ho. Nandun ho ako sa Amerika nung nangyari to, kay Al Gore ho, kalaban niya ho si George W. Bush. No, ang talagang pantay ho talaga yung mga states, ang pinaglabanan ho nila doon yung electoral vote ho ng Florida. Very crucial ho yung electoral vote ng Florida kasi malaki rin ho yung Florida. Siguro mga nasa 30 or 40, hindi ko alam yung exact, no? Kasi ang pinakamalaki naman ho dyan talaga New York tsaka California. Ang Florida ho dyan, ayan ang tinatawag nating swing states. Ayun ho yung mga pwedeng bumoto ng red, ayun ho yung pumete ng bumoto ng blue. Mm-hmm. Sa nangyari po noong 2020 ho, nandun po kami ng pamilya ko, mm-hmm. Nagkaroon ng controversy kasi nakuha ho ni George W. Bush 600 votes lang ho. No, sa buong Florida, nanalo ho siya, nakuha niya ho yung electoral votes, natalo niya ho si Al Gore. Mm-hmm. Ganyan rin ho ang nangyari kay Hillary Clinton. Nangyari naman ho kay Hillary Clinton, no? Yung tatlo ho na tinatawag natin blue states, no, mga tinatawag nilang firewall, no, solid dyan, nag-turn red. Ayan ho yung Wisconsin, Michigan, and Pennsylvania.
So miski nakuha ho ni Al Gore tsaka ni Hillary Clinton yung majority ng popular votes, natalo ho sila sa election dahil nga sa sistema ng Electoral College. Kaya pala wala palang ano diyan, wala palang tipong prof na maliit na lugar. Walang tinatawag na maliit na lugar dahil diyan sa Electoral College na 'yan. Ano, meron ho kasi mga estado na maliliit ho yung mga electoral vote nga, katulad doon ng Hawaii. Oo. Mga lima lang ho yata yan. Maine, mga lima. No, maliliit lang ho yan. No? Ang talaga kong crucial ho dyan talaga, yung mga swing states na tinatawag, yung mga bumabaliktad. So ngayon ho, ang crucial ho dyan, yung 7 swing states. Nevada, Arizona, North Carolina, Virginia, tapos yung tatlong blue states na talagang since 2016 naging ano ho yan eh, naging swing states at tinatawag, Pennsylvania, Michigan, and of course Pennsylvania. So doon mo talaga tinitignan ng mga tao kasi I expected na ho. Arkansas, yung mga southern states ho, no? Doon na ho ako nag-aaral, South Carolina. Lagi yang red. Kaya pala yung mga kandidato ay nagko-concentrate sa mga tinatawag na swing states ngayon. Doon mo talaga yung matinding laban na, lalo na ho. Sa Pennsylvania ho. Talagang doon ho yung, palaki rin ho yung electoral votes ng Pennsylvania. Siguro mga nasa 40. Kasi malaking estado rin ho ang Pennsylvania. Noong ano, noong 2016, naging red state. Nandun ho ako sa Amerika, nagulat ho yung mga Amerikano. Tapos nung panahon ni Joe Biden, dahil kasi si Joe Biden ho galing ng Pennsylvania, nakuha niya. Eh ngayon ho, likado ho. Talagang tie sila sa survey. Saka prof, ano no, ang election sa kanila ay hindi holiday eh, no? Hindi ho, normal ho yan. Normal day ho. Binibigyan saka, lang ng ano, pagkakataon na makalabas at bumoto. Hindi talaga holiday. Hindi ho holiday. Talaga pupunta lang ho kayo doon. Meron pa nga ho, pwede kayo bumoto in advance. By mail. Tapos pero kasi ho, ngayon ho, naging very Nawala. Naiinis ako sa tunog na yun pagka naririnig ko yun. Nawawala yung kausap ko na yun. Pwede ba balikan mo? Ano? Balikan mo nga iha. Oh, nandiyan na ba ulit? Nandiyan na ba? Pakibalikan mo nga si Prof. Ano ba problema? Internet natin o internet niya? Natin. Oh, ganun pala yun. Kaya pala, may nabasa rin ako na yung mga kandidato ngayon ay nagko-concentrate sa swing states. Kaya pala nagsuswing. Kaya pala bumabaligtad. Oo nga pala, ganun pala yun. Ano? Pero gusto kong malaman, alam nyo, isa sa mga nabasa ko rin kanina na ang dami-dami palang Pilipino sa Nevada. Parang yun yata ang magiging malaking factor sa Nevada, yung mga boto na mga immigrants, na mga, ano tawag sa kanila? Mga fill-am na tinatawag doon sa Nevada. Ayun. Andiyan na ba? Wala pa? Pagka ho, nawawala yung mga linya natin sa telepono at saka sa internet, napakasakit sa ulo niyan. Oo nga. Nasa linya na. Mamaya na ako mag-adlib. Prof, welcome back! No. Opo, go ahead po. As you were saying po, go ahead. Ano ba yung sinasabi ko nung hindi ko napansin? Yung tungkol doon sa yun hong swing states na pinagkoconcentratean ngayon ng mga kandidato. Ang matindi ho talaga yung Pennsylvania. Basta kayo, malaki ho yung Pennsylvania. Tsaka divided ho yung boto sa Pennsylvania, no? Nanonood naman ho siguro tayo nung Rocky. Mm-mm. Yung boksingero ho. Yes, oo. Si Sylvester. Nakapokus yung Rocky ho, yung Philadelphia, urban area. Hawak ho yan ng mga Democrats. Pero yung rural area ho, na talagang ibang-iba ho yung rural area. I've stayed there for about a month. Talagang napaka-conservative red ho yan. Noong 2016 ho, ang Pennsylvania, the traditionally blue states, naging red. Kaya nanalo si Donald Trump. Ayan na naman yung tunog. Nawala na naman. Nawala na naman ba? Nawala. Sayang naman. Sayang naman yung pinag-uusapan natin din eh. Oo, nawawala eh. Wala ho tayong magagawa. Talaga internet dito yata sa atin yan. Okay, Prof, go ahead.
Pennsylvania po, pinag-uusapan natin. Hindi, kasi may tumatawag ho eh. Kaya tayo nag-apot. May tumatawag na ibang station ho eh. Oh, sige, go ahead po. So, ang ngayon ho, talagang pinaglalabanan ho nila kung makukuha ho ni Harris ho o ni Donald Trump. Yun ayun ho bang... talaga yung battleground state ho talaga, Pennsylvania. Oh, Prof, yung bang, ano, yung bang, ang sabi nila, may nabasa ho ko kanina isang article regarding po sa Nevada, napakarami daw ho Pilipino doon at isa doon sa mga pinakaniniligawan yung mga PhilAm. Oo, oo. Yun doon ho talaga nagmamatter yung Filipino-American vote. Oh. Lalo na ho sa Las Vegas area, madami yung Pilipino. Oh, oh, kasi mga PhilAms ho talaga concentrated sa city so yan, miski sa California. Pero kasi sa California ho, usually, blue state ho yan eh. Boring election, talagang expected na ho yan. California will vote blue, katulad din ng Hawaii na may mga large concentration ng Pilipino. So, sa Nevada ho kasi naging swing state ang Nevada ho ngayon. Okay, eh, teka muna, kung Pilipino pinag-uusapan natin, mas open sa mga immigrants itong si Harris kaysa kay ano, kaysa kay Donald Trump. Eh si Donald Trump parang naniniwala ang Amerika ay para sa mga ay Amerika ay para sa mga Amerikano, parang ganun ang basa ko. Issue lang naman ho ni Donald Trump, hindi yung immigration in particular, yung illegal immigrants. Ah, illegal. Usually mga galing ho ng Central and South America na pumapasok ho do sa US-Mexican border. Mm. So, naging na ano ho ni Donald Trump yan, ginamit ni Donald Trump yan para takutin yung mga Amerikano na nano-overwhelm na sila ng mga immigrants. Ayun, kasi... Okay, okay. Teka muna, ito, isang katanungan ito mula sa newsroom. Asan na yung katanungan mula sa newsroom? Labas mo. Pakitanong. Sige, last na lang ho yan kasi meron pa akong engagement. Pwede sige po natin pagpatuloy ito later. Sige po. Ano po ang posibleng epekto ng resulta ng 2024 elections sa Pilipinas? Pagdating noon naman, lalo na iniisip po natin yung alyansa natin sa Amerika at saka yung economy ng Amerika. Kasi very important pa rin ho ang ekonomiya ng Amerika sa atin. Pinakamalaki pa rin ho yan sa buong mundo. Amerika pa rin ho, number one or number two pagdating ho sa investment. And interesting ho yung exports ho natin. Hindi ho talaga sa China pumupunta, sa Amerika. Mm-hmm. Very important market. Of course, yung business processing outsourcing alliance. Pagdating naman ho doon, wala naman ho eh. Kasi una-una, pareho rin naman si Kamala Harris, si Trump, pareho rin ho silang protectionist. No. At pagdating sa alyansa nila sa Pilipinas, may bipartisan consensus ho. Kumbaga, hindi gaanong makaka-apekto dahil parehas naman sila ng policies. No? Pareho naman sila. Oh. Oh. Ang magkakaiba lang ho siguro in form, pero never ho in substance. Oo, tama. Kasi tama, ho, kung tatanungin nyo ho, mas familiar ho talaga dito si Kamala Harris. Tama. Dahil napunta na ho siya dito, pumunta po ho ng Palawan. Tsaka damang-dama niya ho yung issue ng South China Sea compare ho kay Donald Trump. Saka si Harris ay parang half Asian chuva, parang ganun. Prof, di ba? May konting dugo ng Asian, yung parang sinasabi nila na... Indian. Ang nanay niya ho, Indian, galing sa India. Uh-oh. Ang tatay niya, itim, black. Yo, kaya siya kahit papano ay Asian. Okay, Prof, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa DWIZ. Pleasure ho yan. It's a pleasure on my part po. Salamat po ulit. At magandang umaga po sa ating mga kababayan. Yon. Maraming salamat, international policy expert si Professor Renato De Castro.